Kilala ang Paris sa mayaman nitong kultura. Dito, matatagpuan ang tinatawag na Eiffel Tower na kung saan ay kabilang ito sa Seven Wonders of the World. Makikita mo rin ang malaking simbahan ng Notre Dame at ang Louvre Museum na kung saan matatagpuan mo ang tanyag na larawan ni Mona Lisa at iba pang mga tanyag na likhang sining. Ang Paris ay kilala sa kagandahan nito at sa pagiging romantikong lungsod. Ngunit, sa ilalim ng napakagandang lungsod na ito ay may natatago ding misteryo. Misteryong nagsimula pa noong 18th century. Ang kasaysayan nito ay nagsimula sa huling bahagi ng 18th century nang ang mga pangunahing problema sa kalusugan ng publiko ay nakadikit sa mga sementeryo ng lungsod na humantong sa isang desisyon na ilipat ang kanilang mga labi sa isang underground site. Ang Les Innocents ang pinakamalaking sementeryo sa Paris. Ngunit, sa sobrang daming namatay dahil sa isang sakit, hindi na magkasya ang mga bangkay at hindi na ito nabibigyan ng maayos na lubin. Pumili ang otoridad ng isang lugar na madaling ma-access at ang napili nila ay ang dating lugar na tinatawag nilang Tombissoir Quarry na inabandona na simula pa noong 15th century. Ang paghahanda ng site at ang paglilipat ng mga buto ay ipinagkatiwala ni Louis XVI kay Charles Axel Guillaume. Ang unang paglikas ng mga labi ay ginawa mula 1785 to 1787. Ang mga buto ay itinatapon sa dalawang balon ng quarry at pagkatapos ay ipinamamahagi at itinatambak sa mga gallery ng mga manggagawa doon. Nagpatuloy ang paglilipat pagkatapos ng French Revolution noong 1814. Ang lugar na ito ay tinawag na Paris Municipal Ossuary noong 1786 at kalaunang tinawag na Catacomb at binuksan sa publiko noong 1809. Na ito ay sinasabi nilang may 20 meters na lalim at 11,000 square meters sa kabuuan. At sinasabing kailangan mong bumaba ng 243 steps para marating mo ang pinaka-catacomb. At ang catacomb house ay sinasabi nilang tahanan ng mga labi nang humigit kumulang na 6 na milyong Parisians simula pa noong 18th century. So tignan natin ngayon kung ano ang misteryong nababalot ng Catacomb of Paris. Sobrang haba ng tunnel, hindi mo alam kung may katapusan pa siya. Tsaka dito sa ilalim, sa totoo lang, nakakatakot siya. Tapos nakakakilabot, tsaka sobrang malamig. Pinatatayuan ko ngayon ay kung saan mo matatagpuan ang mga labi ng 6 na milyong tao na namatay noong unang panahon. Thank you.
malalong emosyon ang aking naramdaman sa aking paglalakad dito sa ilalim. Kaba at takot sa kung anong pwedeng mangyari sa amin. At lungkot para sa milyong-milyong labi na matagal nang nakahimlay dito. Kasi maraming nawawala dito. Kagaya nung last 2007, dalawang teenager ang nawala sa loob ng 3 days at natagpuan sila na puro sugat. Hideout itong catacomb nung panahon ng World War II at kinamit ng mga French army itong mga tunnel upang pagplanuhang mabuti ang pag-atake nila sa mga Nazi. Ngunit malaman-laman nila na itong rin palang catacomb na to ay ginamit ng mga Nazi upang maging hideout. Pero sinara na nila yon dahil maraming ang naliligaw or nawawala. So kagaya nitong isang tunnel na to na sinementohan nila. Kasi sa sobrang laki nito, marami siyang mga entrance pero isa lang yung legal entrance dito sa catacomb. Pero yung mga illegal visitors, dumadaan sila sa mga ibang lusutan papunta dito.